Anjing, makacambah. Grabe. Grabe yung panaginip ko, makacambah. Nagluluto daw ako ng chicken cordon bleu. Naglaway tuloy ako. Makapagluto nga. Sus ko muna kung meron akong ingredients para doon. Wala, mga kachamba, pag meron, magluluto ako doon. Good morning! Oh, ayan, mga kachamba. Lucky tayo dahil meron pala akong ingredients. Siyempre, chicken cordon bleu yung gagawin natin. Kailangan meron tayong manok. Ayan po siya. Boneless po yan. Breast part po. Meron tayong cheese, breadcrumbs, ham, eggs, heavy cream, onions, salt, at parmesan cheese. Yung parmesan cheese po, ano po yan? Kapalit po ng ano sana eh, dapat mustard eh. Wala pala akong mustard. Yun na lang po yung nalagay ko. Para po yan sa sauce. So, simulan na natin mga kachamba. O yan mga kachamba. Ang unang proseso po ay kailangan i-flatten po natin yung manok. So, gagamit po tayo ng ano, mallet po. Sa akin po, wala lang po siyang flat ano eh, na parte. Puro may tusok. Pero okay na po yan. Kailangan din lang natin ng clear sheet para diyan po natin ilalagay ang ating so, upisahan na natin. Ayan po. Magit lang po natin. Ayan. Ayan mga kachamba. Flat na siya. Siya sa isang lagayan. Then, lahat po ng manok ay ipaplate natin. Unahin po natin na batihin yung log. Kakat lang po natin yung egg. Kachamba, lagyan natin yan ng konting asin para may lasa. Hit lang po natin ang egg. Ayan mga kachamba. Parang gusto ko scrambled egg na lang. Ayan na mga kachamba, palamanan na natin. Una, lagyan din po natin ang asin yung ating manok para po malasa siya. Ayan. Asin lang po natin. Okay lang po yung mga butas-butas na yan kasi mamaya may lalagay naman tayong ham at cheese. So matatakpan din yan. Okay. Lagyan na po natin ang bilog po yung nabili kong ham eh. Wala akong ano. Square. Maganda sana kung square. Pero okay na yan. Kaya para super, super duper. Sarap. Then, i-roll po natin yan. Medyo matrabaho po, no? Pero sulit naman yan dahil masarap po yan. Ito mga kachamba, natutunan ko to sa lola ko.
Lola ko kasi, sarap magluto nun. Lola Nening po. Ang tawagin po siya, Nening Hapon, kasi anak po siya ng Japanese. Lola, miss you. Nasa heaven na nga po pala si Lola. Yan, lagyan po lang natin ng toothpick para po hindi siya bumuka. Gawin po natin ng lahat sa susunod na mga manok. Apat po itong gagawin ko, kaya dyan lang po kayo. Ayan, mga kachamba, di ba? Ayan, medyo lumalabas yung cheese. Pero okay lang po yan, kasi babaluto naman natin yan ng breadcrumbs. So, natapos na po yung apat. Babaluto na po natin yan ng ito. Gawin lang po natin ito. Hindi mo kasi ganyan yung makalabas yan. Tapos lagyan po natin ito na kasi parang lumasak. Ulitin po natin yan mamaya, second coating po natin para mas makapal. Gawin po natin yan sa mga natitira pang manok. Ito guys, natatapos na tayo sa second coating. Tama-tama lang pala yung breadcrumbs. Ito yung second coating pa para po kumapal yung ano natin. Ayan mga kachamba, pa-fry na po natin, i-deep-fry po natin yan sa medium heat lang po para po hindi masunog yung breadcrumbs, tapos lutong-luto po yung chicken sa loob. Ayan mga kachamba, may init na yung mantika niyan, so piprito na natin itong manok, chicken cordon bleu. Nasa medium heat lang po yan para hindi masunog yung breadcrumbs. Abayin ko na lang mga kachamba, nagirapan ako. Yan, iprito lang po natin yan ng mga 10 to 12 minutes po para lutong-luto po yung ano. Yan mga kachamba, antayin lang po natin yan na maluto yung kabilang bahagi dyan. Babalik na rin po natin yan at iluto po natin yung mga additional 8 minutes po para siguradong lutong-luto po yung chicken. Ngayon na mga kachamba, ipihit natin to para maluto po naman yung kabila at magantay lang po tayo ng siguro mga 8 minuto pa para lutong-luto siya. Ito po, magpagawa po lang ito na pala kung mag-ipihit. Pihitan na natin yung pag-ipihit. Okay. Yan mga kachamba, luto na ang ating chicken cordon bleu. Lagay lang po natin siya sa isang plato. Nilagyan ko na po ito ng paper towel para po ma-reduce po yung mantika. Ayan o, lumalabas po yung cheese niya. Yummy yummy yan mga kachamba. Kailangan din po pala natin ng butter para po sa sauce. Ayan mga kachamba, para po sa sauce. Melt po natin ang butter. Siya yung kaninang hindi ko na ipakita doon sa mga ingredients. Alam mo naman po si Alachamba, medyo matanda na, malilimutin.
Tanggalin lang po natin yan, mga kachamba. Tapos pag tunaw na po siya, pwede na po natin isunod ang sibuyas or mga kachamba, first time ko na itong gagawin ito. So, nagluluto po ako ng chicken cordon bleu, pero tinitira na namin ng ganun kasi malasa naman siya. Pero pakiramdam ko social kami kasi sa panaginip ko may sauce eh, kaya titira tayo ng sauce. Ayan, pwede na natin ilagay itong sibuyas. Ito mga kachamba, nakita nyo, magluto na si sibuyas, kaya dagdag na po natin yung heavy sauce. Yan, heavy siya, magbubububo. Lagyan natin na para masustan, masarap yung ating sauce. Yan, hayaan mo lang natin yun na magkalahat eh, at para maging malapot siya. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong mustard. Dapat mustard po ang kasama niya. Pero dahil wala nga, lalagyan na lang po natin siya ng cheese. Cheese ba mga kachamba? Tansyahan niya na. Kasi alam niyo naman ako, si Alatyang ba? Ang nagluluto na laging walang sukat, puro tantya. Tapos lagyan po lang natin ng konting salt para lumasa kasi wala nga ang mustard. Although yung chicken cordon bleu ko malasa na po yun, 100% po yan, masarap. Ngayon po lalagyan ko po ng twist. Hindi po kasi kami sa basil, pesto basil, kaya lalagyan ko rin ng basil po. Para titingnan natin, i-share ko sa inyo kung ano yung magiging lasa. Pag masarap, hindi masarap. Pag hindi, hindi na nga. Ito po, basil. Lagyan natin ng konti lang para mag-iba naman yung lasa kasi cheese na yung sa cordon bleu eh. Okay mga kachamba ha, tingnan nyo kung paano po ito sasarap mamaya. I-prepare na natin to, pagkaluto to, ihiwain na natin yung naluto natin na chicken cordon bleu. Yan mga kachamba, slice na natin. Pero ang gagamitin natin dyan kuchilyo, yung bread knife po ha. Yan o, kasi parang dito siya matuto. Dahan-dahan lang. Oo. Kita nyo yung cheese niya. Medyo nakulang lang po tayo sa breadcrumbs mga kachamba dahil hindi na kami lumabas eh. Binabawasan kasi namin yung paglabas-labas namin dahil nga dyan sa anong yan, takip. Pero okay pa rin po yan. Hindi nung magbabago ang lasa niyan kahit walang bread. Yan o. Oh. Kita nyo mga kachamba o. Oh. Diba? Yummy. Tapos lalagay lang po natin yan sa isang plato. Tapang mamaya lalagay natin yan ng sauce. Ayan mga kachamba, tapos bubudbura natin ng sauce sa ibabaw. Natikman ko na to kanina mga kachamba, okay po yung lasa. Experiment ko lang to, talagyan ko ng basil. Ayan. Itong menu na to mga kachamba, pwedeng-pwede to sa handaan. Madali lang gawin, tapos sosyalin ang datingan, di ba? Ito yung pag natikman ng bisita nyo, sasabihin ng bisita nyo, sino gumawa niyan? Napakasarap.
Okay, mga kakiamba, ha? Hanggang sa muli, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. God bless.